Sa unang tingin, ang tinatawag na man's best friend ay napakasimpleng nila lang. Ang kailangan lang nila, pagkain, matutulugan, at taong magmamahal sa kanila. Pero hindi magpapahuli ang mga aso pagdating sa mga secrets, tulad na lang ng no-hug policy nila. At sila rin lang, kasama ang ilang species na may parehong frequency range, ang nakikisipol sa high-pitched whistle sa kanta ng Beatles na A Day in the Life. At bilang isang dog-loving nation, marahil alam na rin ng nakakarami na ipinagbabawal ang pagpapakain sa aso ng tsokolate. Aba, bakit nga ba? E maging ang mga bulilit ay mahilig sa tsokolate. Mayroon kasing stimulant ang tsokolate na kayang i-breakdown ng tao, ngunit hindi kaya ng mga aso. Ito ang tinatawag na theobromine. Huwag malito, ang theobromine, kahit na mayroong bromine sa pangalan, ay walang bromine. Nanggagaling ito sa dalawang salita, ang theo at broma, na ang ibig sabihin ay food for the gods. Yun nga lang, hindi ito food for the dogs. Habang pinapalaki ng theobromine ang ugat, pinapadalas din niya ang pag-ihi at isa rin siyang heart stimulant. Dahil dito, posibleng maging abnormal ang pagtibok ng puso nila kahit hindi sila in love. Pwede ring dumalas ang pag-ihi nila at involuntarily magkakaroon ng muscle tremors. At ang lahat ng ito ay maaaraming humantong sa pagkamatay ng aso. Mas magandang ilayo na lang natin ang tsokolate mula sa kanila. Dahil ang mga aso ay may median lethal dose o LD50 ng 300 mg ng theobromine per kilogram ng weight. Pero depende pa rin sa type ng tsokolate ang amount ng theobromine na meron ito. The darker the chocolate, the deadlier the poison. Kaya siguraduhin ilayo ang tsokolate mula sa mga alagang aso. Anong gagawin sa tsokolate? Sa'yo na lang yan. Pero alam niyo ba ano ang kasintamis ng tsokolate at hindi makakapatay ng aso? Ang aming ibang video. Kaya mag-subscribe, sundan kami sa Twitter, at ilike kami sa Facebook. Kami ang ISIP. Humahamon sa'yo na magtanong at mag-isip.